Mismo, ito naman po yung ulat na babalikan natin tungkol sa pagiging viral online ng dalawang asong kaawa-awang inilagay sa compartment ng bus at motorsiklo. Bawal nga po yan sa Animal Welfare Act at nakatutok si Jamie Santos. Tirik na tirik ang araw nitong Biyernes Santo habang nakaupo sa kalsada ang asong ito sa Gasak, Mekawayan, Bulacan. Ilang sandali pa, may dumating na nakamotor at patingin-tingin sa paligid. Sakay ng kanyang motorsiklo, nilapitan ng lalaki ang aso na naglakad naman palayo. Pero hindi ito tinantanan ng nakamotor. Tuloy lang sa paglayo ang aso hanggang magtago ito sa may gilid ng kalsada. Bumaba ang lalaki sa motor at tinangkang kunin ang aso. Dito na tumakbo ang aso papunta sa kabilang bahagi ng kalsada. Pero hindi nakatakas ang aso at nakuha siya ng lalaki. Isinakay niya ang aso sa motor saka umalis. Matapos ang mahigit isang linggo, hinahanap pa rin ang kanyang amo ang Shih Tzu Lhasa Apso na si Patchy. Tulog daw ang amo ni Patchy nang makalabas ang aso sa kanilang gate na naiwang bukas. Naplakahan na raw ang motor at nakontak ang taong nagrehistro nito sa LTO. Pero baka raw peke ang plaka dahil sabi ng nagrehistro sa sasakyan, hindi raw sa kanya ang motor na nakunan sa CCTV. Handa raw mag-alok ang pamilya ni Patchy ng pabuya sa makakatulong sa paghahanap. Binatikos naman sa social media ang paglalagay ng mga aso sa compartment ng ilang sasakyan. Gaya ng asong ito na nasa bus compartment isnakay para sa 4 na oras na biyahe mula Pasay hanggang Olongapo. Sinisikap pa naming kunin ang panig ng bus company. Sa video namang ito, dinig ang tahol ng aso mula sa loob ng compartment ng motorsiklo. Sa ilalim ng Animal Welfare Act, bawal ang anumang uri ng kalupitan sa pagtatransport ng mga hayop. Kabilang dito ang overcrowding at paglalagay sa mga hayop sa trunk ng mga sasakyan. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras.